my own hand. I will repay it, albeit I do not say to thee, how thou owest unto me, even thy own self. Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Have confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. But withal, prepare me also lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. There salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers, sabay-sabay. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong masalita. Tapusin namin, Lord, ang Philemon. I pray na kahit yung mga wala dito last week, Panginoon, mabalikan din namin ibang bagay. Makita namin ang karakter nito, Lord, sa Bible. Especially yung other two, Panginoon. Of course, Paul. Then, Philemon. Then, si Onesimus, Panginoon. Makita namin ang sarili namin sa kanila din. Kung paano kami naman ay makikipag-deal sa mga kapatid, Panginoon. Minsan may mga problema, conflict. Maging partners nawa kami ng aming mga kapatid. At kayo din po, Lord, kung paano mag-restore ng mga kapatid katulad nito, Lord. So, tuto kami sa iyong salita, Panginoon, pagpalain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapuna po. Good evening. Good evening. Title po nito is Mahaba, no? Ano yung sinend ko sa inyo kanina? Saan na yan? Okay. So, title po natin ngayong gabi is That Thou Shouldest Receive Him Forever. Okay? Haba, no? That Thou Shouldest Receive Him Forever. Subtitle, Partnership in Restoration. Okay? Ibig sabihin, sa isang church, di mawala kasalanan. Amen? Diyan yun eh. Pero, makita natin dito si Philemon tsaka si Paul ay nag-partner. So, obviously, si Paul yung mature dito. Siya po yung nag-initiate, no? At ang pinaka-background po dito, si Onesimus ay slave. Okay, ganyan po yan eh. Sa panahon nila, even ngayon naman, imagine nyo ganito, ito yung mga boss ha. Kunwari ako ay boss, si Brother James, boss din. Kunwari ako ay, Kunwari ako ay may business. Anong business na ba? Bigasan. Ako din, bigasan din. Hindi, huwag nang bigasan. Yung medyo, high-end brand. Ano kaya? Kunwari may kumpanya si Brother James. Magkapatid kami. Okay? So, yung company niya, ano ba ba? Ang ganda. Nagbebenta siya na, meron siyang pwesto sa palengke. Nagbebenta siya ng isda. Ako din, nagbebenta rin ng isda. Kaso, yung worker ni Bad, kunwari, si Ate Marge, magaling magbenta. Kaso, sabi ko, Ate Marge, dito ka lang sa akin, mas malaki sweldo dito. Nakita niya yun? So, nakita niya conflict. Nangyayari po yan. So, masama ba yun? Masama ba yun? Medyo tricky yung question, no? Pero in a way, hindi naman eh. Kasi kaya malaya tayo. Pero in a way, oo. Kahit po sa corporate world, may ganyan eh. Actually, alam na alam namin yan. Kasi, pare, meron niya sa kontrata eh. Pero minsan, nadadaya din niya. Kasi nga, hindi mo pwedeng i-restrict yung tao eh kung gusto niya umalis at lumipat. Okay? Kaya, tsaka kung talagang malaki sweldo doon, ayaw na sa'yo. Pero in a way, kung paano siya nag-train doon, siya nag-alaga, ganyan eh. Kahit po sa mga pastor, may ganyan din po, iwasan niya yung ganun. Yung iba, ewan ko ba naman, may pagka-ewan din eh. May kilala kaming ganun eh. Nasa diadem na, na-disciple, naligtas doon, tapos biglang nakakita lang na mas malaking church, doon na raw siya. So anong gagawin ng pastor pag ganun? Medyo may tampo rin yan, amen? Pero bandang huli, ako kaya nga inaayos yung church natin, yung sabihin, no hard feelings. Sa akin, ganun. Kung mas gusto mo dyan, hindi ayaw mo sa akin, hindi ayaw ko rin sa'yo, parang ganun. Pero hindi naman personal. Okay, nakukuha nyo ba? Kasi mamaya pupunta tayo dito, seryoso po ito. Sana makuha natin yung message. Yung mga kapatid, minsan nagkakatampuhan talaga. Ngayon, yung dumunta na tayo dito, yung background muna.
So nakita niyo naman, isang chapter lang. Pero, ba't nasama pa sa Bible yan, napakikse? Lahat yan may dahilan. Last week, tinukoy namin, puro positive about Philemon. Mga wala, anong title natin last Thursday? The communication of thy faith. Diba? Napakaganda. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, nangungusap. Nakakita ka ba ng madalas ding example dyan, si Enoch? Kilala niyo ba si Enoch? Ah, sorry. Sino yung pinatay ni Abel? Si Cain. So, nakita yun. Okay, si Cain yung pumatay kay Abel. Pero sabi doon, si Abel, patay na, nagsasalita pa. So, paano nangyari yun? Ibig sabihin, yung gawa niyang nagsasalita. Nangungusap. So, yung title namin last week, si Philemon, ganun din pala. Kaya nag-usapan lang last week yung ano, inaasal si Philemon ni, ano, eh, ni Yoyoy eh. Yung identify kay Joey. Kaya napakagandang karakter niyan. So, yan. From verse 1 hanggang 7 yung pinag-aralan natin last week. Napakaganda ng testimony ni Philemon. Okay? Katulong siya ni Paul. Sila'y tutulungan at naririnig niya rin na magandang balita kay Philemon kasi siya ay tapat, magtatapat, okay? Pero introduction lang pala yung kasi itong bandang second half, may isa talagang topic dito na nangyari. Parang itong letter na to, nakikiusap si Paul kay Philemon na tanggapin o si Onesimus. So yun nga yun, ha? Si Onesimus ay parang alipin or taon itong si Philemon na umalis. So kailan lang may na-curious lang kasi ako, sorry, may basta pinanood akong pelikula na Slaves, ganun yung ano eh, tema eh. Natuto rin ako kasi sa kanila Slaves, talagang parang ganun property mo. At pag tumakbo yun, patay. Hinapatay nila, may nangahunting. Huwag yun ang panoorin, medyo madugo eh. Anyway, ganun yung mga Slaves. So imagine nyo, parang yung kwento ko kanina, kung natin na lang may agreement na kami ni Brother James or kahit hindi kami, basta kunwari, tabahado mo, pinag-aral mo pa, may mga ganun, di ba? Pinag-aral mo, ginawa mo na mabuti, tapos bandang huli, tumakbo. Lalo sa kanila, parang ano yun, talagang krimen yun. Kasi pag-aari ka nung isa eh. Sa atin naman, hindi na masyadong ganun, maglumlaan na kawan, pero minsan may awol din na tinatawag, di ba? Kumaka-damage sa business, tapos bigla nga alis. Ganun na nangyari, imagine mo yun. So, sa palagay niya, anong feeling ni Philemon kay Onesimus? Diba? So, medyo galit, diba? Bigla-bigla na lang. Sa amin, lalo sa amin, alam namin yan. Yung iba, sinasadya talaga. May mga tayo, parang ganyan. Kasi sabi nga doon, di naman nag-resign, diba? Tinanggal daw. Eh sa amin, nung panahon ko rin sa ama, ganun din nangyari, pero hindi ko na inabutan. Pagpunta ko doon, tataka ko, bakit yung mga teacher dito parang mga baguhan? Kasi yung pala, previously, isang taon, ganun, nag-resign, mass resign. Okay, so nakaka-damage siya sa business, katulad niyan, di ba? Balita, anong klaseng management meron yan, di ba? So lalo, masisira. So si Onesimus, ganun. Tumakbo. No? So, asal na asal, sigurado si Philemon. So, kaso, si Philemon, ganito nangyari. Kukwento ko muna sa atin isa-isahin. Naligtas ngayon. So, nalaman niya ngayon, mali yung ginawa niya, eh, paano siya babalik? So, anong gagawin pag nagkamali ka, tapos naligtas ka, anong gagawin mo? Ang pinaka dapat mong gawin, kahit sa mag-asawa, di ba? I-restore yung relationship. Alam niyo yan. Lagi natin pinag-uusapan niya, itama yung mali. Kasi dadala-dala mo yan, di ba? Pag meron kang ginawang kasalanan. At yung iba nga, mas matindi sa iba. So, kailangan itama. So, paano itatama? Depende sa pagkakamali. So, pag may utang, bayaran. Pag sinapak mo, huwag ka na magpasapak. Mag-sorry ka na lang, bayaran. Libre mo na lang, ano man yan. Maganda ma-restore yung relationship. So, yun na yung kwento, okay? So, yan. Kaya mamaya, sa isa natin. So, yun muna yung introduction.
So, pero bago to, i-mention na rin natin yung mga nangyayari talaga sa church. Ano yung mga madalas tampuhan sa church? Yung nagkakos ng, sabihin natin, split or galit. Sige. Nagkakautangan. Yan lagi si pastor, yan ang sabi. Kaya kong bilangin doon kasi minsan pag may nawala doon, inukwento rin niya. Eh, yung isa kasing worker doon, yung dati especially. Yan ang sinasabi ni pastor. Siya, sakit ng loob kasi nga, inalagaan mo tapos i-open doon isa. Kunwari ako, yun ang tuturuan kayo lahat, di ba? Alagaan, follow up, disciple. Tapos kayo mismo nag-away. Paano yun? Sakit sa ulo yun. Paano kayo, hindi ko naman kayo kontrolado eh. So, yung iba gusto sa church, iba gusto sa church. Kaso silang dalawa mismo nagko-conflict. Napakahirap. Okay, so ano pa yan? Iwasan natin yan, ha? Doon meron tayo preaching dyan. Parang tatlong ano yun eh. Tatlo ba yun? Apat? Lima? Sana naitindihan natin yan, okay? So, maganda magtulungan. Si pastor kaya sabi niya, ayaw mo rin mautang, ayaw magpautang, gawin mo, bigyan mo lang isang maliit na halaga. Ganun. Iba naman, minsan di rin mawala yan, tulungan na lang. Tapos pag, yun nga, parang di mawala yung tiwala, ano? Be honest, bayaran mo, no? Para meron ka ding, ano, nandiyan, dignidad. Okay? Ano pa? Nagkamali. Ano pa bukod doon? Ano pa? Umpisa natin dito. Wala akong maisip. Okay, ikaw naman muna. Ano yung mga kasalanan na nag-cause ng division or ng problema sa church? Na kailangan ito stall kasi pangit naman eh. Bago natin isa-isayin to. Bilis, ano ba? Ah, dahil nga saan? Ha? Sige na, sabihin mo na. Ano? Katulad ng specific, oh, inutangan, hindi nagbayad. Di talagang ano yun. Di ba? Parang ninakawan yun. Ano? Oh, bad. Balikan mo kayo, ha? Inggitan. Yan, madalas po yan. No? Inggitan. Dati ako yung, ano, leader. Siya, ngayon siya na, di ba? Ano man yan. Dati siya yung dahil kumakanta, magaling ako. Mas napalit mo na. Ano man yan, dati siyang, ayaw ko sabihin na, bilis, ikaw. Joshua, kayong dalawa, balikan ko na naman kayo. Peter, wala pang alam itong mga bata eh. Ikaw, Julia. Nag, balikan kita ha, bye bye. Ha? Dami pa yan. Ha? Issue. Ano nga, katulad ng lahat yung issue eh. Anong issue? Anong issue? Specific. Oh, balikan kita. Wala akong maisip. Nagmamataasan. Yan. Yayabangan. Nanay. Open. Bakit nga? Sa preaching. Ayun, totoo yun. Okay. Rapi. Diyan ah. Sinungaling. Nasa church tayo. Sinungaling ka. Alam namang nakaka-open nyo. Kasi nga, pinag-aaralan natin. Ano pa? Like what? Anong bagay? Okay. Kaya hindi nyo kailangan bunyag lahat ng kasalanan nyo. Okay, pero yan. Pag sa'yo na, pag ikaw yung inalo, yun ang malala. Kaya pag yung isang inopen mo, mag-sorry ka na. Jamie. Ay, ano ko ba? Utangan. Ate Joan. Babae yung asawa. Lalo sa church pa, di ba? Nangyari yan sa ano. Naku, away na yun. Si pastor, di nalang gagawin nun. Hindi, pag ganun, talagang tiwalag agad yung ano doon. Yo, Johan. Kapan? Ate Marge. Ano yung way
ka-church na lagi nilit yung iba. Yung, tapos? Tapos yung mas papabura nung isa na yung isa laging maaga pumunta sa church kasi yung isa yung papaboran niyo late. Paano papaboran? Paano papaboran? Yung parang nagbibigay ng malakas. Yun yung nagbibigay ng malakas sa church ko. Hindi, paano paano papap... Ah, yung pastor. Okay, tama yan. Balik tayo sa love life. Tama rin yan. Yan lalo. Amen? Maganda yung samahan nyo ngayon. In love na, in love. Dapat sport kayo. Amen? Kaya nga the best niyan, paalam nyo agad. Paalam nyo kay pastor agad, tsaka sa parents. Ngayon, medyo matagal pa. Pag-try mo lang sarili mo lang, huwag mong sasabihin. Yan ang nasabi ko lang. Diba, nasabi ko na dati siya, di ba? Kasi mga bata dito, na, uy, klase ng gan... Ano yun? Nakapabor ba sa'yo yun na sinabi mo, klase mo siya? Lalong lalayo yun. Or, baliktad, no? So, huwag yung gagawin nyo, pinag-pray lang, hindi pa kayanda dyan. So, hindi dapat. Okay? Okay. So, yun na. So, dito ngayon, mabadadaan natin lahat yan kasi again, topic natin restoration kung talagang lalo pag pinagbabati, yan ang term dyan eh. Na sabi natin, may karapatan din magalit. No? May karapatan magalit. Eh, lahat karapatan magalit. So, set aside natin yung mga obvious na scenario na ito, nagkasala doon. Ito, medyo... Tama pala yung isa nagkasala dito, no? Anyway, tuloy natin, ha? So, sabi dyan, wherefore though I might be much bold. So, again, ha, natapos tayo sa parang positive remark kay Philemon. Pero, ito na pala yung pinaka-purpose niya. Sabi niya, wherefore though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient. Ang haba ng introduction niya, no? Isa-isa natin yung mga, ano, ibig sabihin, ganun nga, dahil dyan, though I might be much bold in Christ, so, pwede akong maging matapang kasi hihingi siya po ng pabor. Ganun yan. Ganun gagawin ni Paul dito. Pero, syempre, alam naman, hingihan mo siya ng pabor, pilitin mo siya, patawarin mo nga to. Hindi ganun kadali. Alam niya. Okay, so ang first point dito, pag ikaw yung, kasi ganun nga yun ha, magre-restore tayo ng tao, dapat ikaw lang, pastor ka man, or ikaw yung mature dapat, at matalino ka, i-consider mo yung isa, nasaktan nga, tapos iutusan mo pa. Hindi po yun normal. Actually, sinasabi natin, ang dapat, yung naka-offend siya, lumapit. Pero minsan nga, hindi ganun kadali, kasi naka-offend nga, so parang iniisip niya, alam niya, eh, ba't pa ako mag-sorry doon kung babanata lang ako, or murahin ako, nun, or, di ba, huwag na lang akong pumunta. Ganun yung mga iniisip natin madalas. Amen? Ay, mga bata, inuutusan natin yan, mag-sorry. Para alam nila. Ngayon, pag nag-sorry na sa'yo, huwag mo namang pahirapan, di ba? Pero, okay lang medyo mag-ano, konti. Kasi para alam niyang di, okay yun. Okay? So, ganyan yan, ha? Point number one, pag ikaw yung nag-restore, matalino ka. Consider mo lahat ng nangyayari, alamin mo, and then, yung feelings din nila. Okay? So, again, ha? Yung feelings, hindi natin ginagawang doktrina, pero, other, sa ibang application, kinoconsider yan. Amen? Okay, kaya may paluigo-ligo siya dito. Sabi niya, pwede ka namang utusan eh pag sinabing bold. Di ba? Pag sinabing enjoin, okay, hindi na masyado ginagamit yan. Ginagamit na lang yan sa mga formal, ano, di ba? Na, parang, ayun yung title natin last time, di ba? Enjoin. Ibig sabihin, parang kinocommand yan actually. Pag sinabing enjoin. Okay. That which is convenient, yung dapat mo namang gawin, no? Actually, gusto kitang utusan ngayon, yung dapat mong gawin. Ganun. But sabi niya, yet for love's sake, I'd rather beseech thee. Hindi kita utusan, gusto ko na lang, mas maganda eh, ikaw ay pakiusapan ko. Being such an one as Paul the aged, kasi ito man, matanda na ako, gusto ba? Yan yung mga style yung matanda eh. Ano, patawarin yung kapatid mo para sa akin, yan. Itong time na to kasi, matanda na si Paul. And now also a prisoner of Jesus Christ. So, nakita mo naman, ako ilalingkod ng Diyos. Nakita mo yung paligoy-ligoy? And then yung consideration. Kasi gusto niya talagang mangyari ito. Amen? Ganyan po ang style. Minsan, sa negotiation, ito pala yung medyo hidden ano dito, mga bata especially. May gusto kang pabor? Nakita niya ba yung isang ano? May mga ganun ano din eh. Sa ano eh. Sabi nila,
bata pa yung nag-present. Malimutan ko yun. Sino nakakita nun? Yung nagtuturo siya, bata siya. Nagtuturo siya ng negotiation skill. Sino nakakita? Wala. Okay. Hindi pa sikat. Anyway, may paraan lagi mga bata. Tandaan nyo to ha. Pagtandaan nyo, yung mga naging successful daw, at si sasalibutan, alam nila to. Alam nyo, meron. Minsan, sakit, pakiusap, nakukuha. And ako, may alam namin yan kasi nga, andun kami. Gera dun eh. Yung iba OA, sir ma'am, kaya ang taas niya. Pero pag gusto niya makakuha ng pabor sa'yo, yun yun, himas-himas yun. Ganun, kayo, ganun din kayo. Maging matalino, kaya hindi mambola, hindi magsinungaling ha. Pero sabihin, kung may pabor kang hinihingi, pag bihira, ikaw yung lumapit, ikaw yung... Yan, so kasi yung pabor na gagawin ni Paul dito, hindi nga para sa kanya eh. Para sa isang tao. So, pero importante sa kanya dahil nga likod siya ng Diyos. So, yan. Kaya sabi dyan, I beseech thee for my son Onesimus. So, pinaalala niya, sinabi niya, ito pa lang si Onesimus, ligtas na at gusto ko siyang hinga ng pabor sa'yo. Kaya nakikiusap ako, pwede ba? Whom I have begotten in my bonds, ibig sabihin ng pinanganak, diba? So, obviously, soul winning yan. Siya ay nakakulong, kung paanong rason, si Onesimus ay nakakausap niya, naligtas. So, anak ngayon sa pananampalataya. Amen? Kaya sabi niya, which in time past, dati, was to thee unprofitable. So, dati, itong kung ano man yung ginawa siya, sino, siguro, nakawan pa, pag alis, nakawan pa siya. So, itong si Onesimus ay naka-offend niya kay Philemon. Okay? Pero sabi, but now, profitable to thee. And ngayon, dati yun, dati si Onesimus, sabihan natin, hindi sinabi kung ano yun eh. Either tumakbo, nagnakaw, or both. Itong si Onesimus, dati walang kwenta. Pero ngayon, naligtas nga, ano daw? Profitable na sa iyo at sa akin. So imagine nyo, kunwari nila, parang hindi tayo maligaw na. Si, sino gusto ng illustration? Na si Peter. Ay, yung kanina, sa ating March na lang, yan. Kunwari lang, ha? Si boss mo si Brad, umalis ka, naawan pa. Eh, tapos nag-meet tayo, naligtas. So dati walang kwenta, di ba? Pero nung naligtas daw, siguro nag-demonstrate na si Onesimus na masipag na, no? Naging masipag, nagpasalamat sa Panginoon eh. Ay, naligtas siya, doon, nag-develop pa na skills. Wow! Pakapakina, ibang klase na tong si Onesimus, no? So kaya ngayon, sabi ni Paul, anong gusto niyang gawin? Pwedeng gawin kasi ni Paul sa kanya na lang, no? Utusan niya. Pero nakita niya dito is mas profitable kung ito kasi itama niya yung mali niya, inoffend niya yung amo niya, anong dapat niyang gawin? Diba? Bumalik siya doon, ay mananampalataya na sila pareho, anong gagawin niya? Labas mo muna. Labas mo muna. Okay. Nagkakaintindihan po ba? Yan. So, bakit hindi nang, marami ng servant si Paul eh. Siguro naisip niya na, the best para sa kanilang tatlo, itama yung mali. Okay, so again, di madali, pero yun ang the best. So, yun ang goal niya ngayon, no? Kaya sabi niya, sinugo niya ulit si Onesimus, kanyang dating amo. Thou therefore receive, ayun na, parang nag-uutos na siya, pero yun ang gusto niya. Kasi alam niya, hindi basta tatanggapin to. Kasi may ginawang mali, di ba? Ikaw, sinira na yung tiwala, tatanggapin mo ba? Madalas ay hindi na. Pero sa case nila, nakita ni Paul na kapakipakinabang sa atin lahat siya, na-restore yung relationship nyo. At alam nyo po, ganyan po kasi yung mga tao minsan pag... Kaya ito yung tandaan nyo, another point. Bakit natin nire-restore ang relationship? May kilala akong ganyan, yung hindi ko nasabihin. Pero nalulungkot ako, wala, ayaw na talaga eh. Ay, wala na. Wala na tayo. Hiwalay na yung hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. So, pero mas maganda, eh, basta paano nga kung meron ng past eh, kasi pag nagsama pa, kaya ibang ganyan ang ano ng divorce nila, di ba? Yan ang argument nila eh. Huwag mo nang pagsamahin, pag-iwalay mo na, hindi yung mag-away lalo. Tama? Pero alam niyo ba, pag yung mag-away, tas nagbate, anong nangyayari dyan? Mas nagiging matibay. Ganun po ang ano, sa totoo lang. Ngayon, ang pinipicture lang sa showbiz, friendship yan eh. Lalo sa bahay dapat, sa pamilya, sa church. May magkakapatid. So, wag na wag niyong sasaraduhan ang
kahit sino, lalo kapatid, sasarado. Ayoko na, ginawan mo ako ng isa, dalawa. Sarado na ang pinto ko sa'yo. Sabi nga ng Panginoon, 490. Kung mabibilang mo pa yun, wala naman siguro ng ganun. Na open ka ng 490 times. Amen? Pwede ba yun? Kalooban ng Diyos yan. Sinabi ng Jesus yan. Ngayon, dito tayo. Nag-offend sila. Hindi na lang sila pinaghiwalay ni Paul. Ang gusto niya, better sa kanila mag-restore yung relationship. Okay? So, ganun din tayo. Andahan nyo na. Kung sakali lang, tingnan nyo yung mga katabi nyo. Unti pa natin. Ako naman, ganun. Nagkaasaran kayo. Yan lang. Nabusted. Kunwari, iniwanan. Doon, hindi na masyado mangyari yun. Kung lalakad kayo sa mga policy natin. Amen? Salita ng Diyos, hindi dapat mangyari. Kasi kung nagpapaalam kayo sa magulang, tsaka sa pastor, pinag-pray na kayo, inahanda na kayo, hindi kayo mo, hindi na kayo darating sa ganun, di ba? Okay. Ano yung bowels? So, ibig sabihin talagang, ito po yung bowels, madalas yan binabanggit sa Bible, ibig sabihin, ito yung laman loob. Pero, ang tinutukoy dyan, talagang seryoso siya, with emotions, yan, ibig sabihin niya. So, gusto niya, sinugo niya, pwede ba, please, tanggapin mo na to. Whom I would have retained, yung sinasabi ko kanina, gusto ko na nga, dito na lang siya eh. Sabi niya, that in thy stead, he might have ministered unto me in the bands of the gospel. Kasi kung dito lang naman siya, magagamit naman si Onesimus eh. Ah, sabi dito, but without thy mind, would I do nothing? Gusto ko alam mo. Kasi ang mangyayari dito, again, walang Bible pa, walang Facebook, di ba? Uy, meron nga pala akong bagong empleyado na pagaling. Ito, si Onesimus. Well, hindi niya alam eh. Kaya parang nagpapaalam din siya. Okay? Bakit na that thy benefit should not be as it were of necessity but willingly. Sa Tagalog, ito pong, again ha, Calvinist na naman. Laging ganyan ang prinsipyo sa Bible. Ayaw natin. Lagi ko sinasabi sa inyo. Kahit pag-attend, pag-pray, hindi kayo pipilitin. Amen? Ang pangit naman pipilitin kayo gumawa ng mabuting bagay. Eh, di ba yun? Ako, hindi ko gagawin yung kayo. Namimilit ba kayo ng ano? Bibigyan mo siya ng magandang bagay. Huwag mong tatanggihan to, ha? Hindi pwede yun. So, lagi mas maganda na sa magandang bagay, maging ano siya? Siya yung magkusa. So, ganun po ang prinsipyo dyan. Hindi tayo namimilit kahit saan po yan. Applicable yan. Pag nang, kahit sa trabaho, doon sa trabaho, medyo may ano yun. Siyempre, nag-empleyado mo. Alam nga namang, pilitin mo ako. Huwag mong pilitin. Iba yun, ha? Kaya sa ibang relationship, yan. Sa pag-ibig, partnership. Na again, ha, ito yung type. Si, kaya pala nakikiusap si Paul kasi kaya ayaw niyang gawing subject sa kanya si Philemon. Kahit pa, apostol siya. Kasi ito pa mga lingkod ng Diyos, hindi po yan, ano, hindi yan yung nag-uutos. At dapat mong sundin dahil lang sinabi niya. Okay? Ang gusto namin, sa susunod kayo dahil gusto nyo rin kasi naintindihan nyo na tama yun sa inyo. Napansin nyo ba yun? Napansin nyo yun dito sa atin. Doon minsan nilutuso ka nyo ba? Pero tinitingnan ko rin. Kung talagang ayaw, wala ka nang paluin. Hindi naman, di ba? Yun, yung necessity. Napipilitan, kabaligtaran ng necessity, willingly. So yun ang gusto niyang gawin nga rin. For perhaps he therefore departed for a season. So yun nga, alam na natin na umalis siya. Diba? Hindi sinabi kung gaano katagal, pero umalis siya. Hindi ka na ano doon, hindi ka natuwa. Pero ito yung title natin, sabi dito, that thou shouldest receive him forever. Parang naalala si Joseph, nangyari sa kanila. Inoffend nila si Joseph, pinagbili nila. Pero nung naintindihan ni Joseph, ang pinita, kung wala pala ako dito, patay tayo lahat. Naalala niyo yung kwento ni Joseph? Ayan, Jezebel ngayon eh. Salala, no? So, ganun. Sinabi po yun kahit sa New Testament. So, ibig sabihin, sinasabi ngayon ni Paul, nirelate niya, kung hindi umalis si Onesimus, hindi naligtas. O di okay pala. At least umalis, hindi maganda, di ba? Nagkasala siya sa'yo. Hindi maganda yung ginawa niya, eh naligtas siya. Ngayon, kaya daw mas maganda yon na okay, nagkasala siya pero naligtas. Tapos ngayon, anong dapat mong gawin sa kanya?
Yan yung title natin, That Thou Should Is Deceiving Forever. Inabanggit ko rin kanina, mas maganda pag nagkasira kayo, mas naibalik kayo, di ba? Ano yung nagbalik sa inyo, mas matinding prayer sa inyo. Kasi nga, ang convenient na gagawin nyo na, huwag na kayo magkita, huwag nagpansinan. Di ba? Black. Unfriend. Black. Hindi lang unfriend, black. Yan ang alam na alam nyo eh, di ba? Pero kung magkakapatid, tama ba yun? Magawin nyo yun? Sino nagbablockan dito? Tingnan nyo mamaya. Mga tao si Juliana. Sino walang Facebook din? Yan, so ulitin ko ha. Ang ganda daw noon pag na-restore yan. So sino, umamin kayo, sino may na-open dito sa search? Wala, malate pa kasi tayo eh. Pero sa ngayon ha, sa malay ko na, wala pa ako nakapansin. Ewan ko lang, baka meron. So maganda yan pag na-restore, forever na, amen? Walang forever, meron. Sa Bible, maraming forever. So ganun po yun. Kung ano man yung pagkakasala, ewan ko, bakit umalis? Siguro, naiinip. Diba? Kaya sa mga kumpanya, sa amin ngayon, may party sila dun. Eh. Sabi ko, atin ka ba? Ganun lang ako. Giinuman lang eh, tsaka mag-arak-rakan eh. Ba't ginagawa ng mga kumpanya yun? Para sabihin na, saya naman dito sa company namin, diba? Eh kung hindi ginagawa ng mga boss yun, boring, yan. Ngayon, eto may konti rin tayong fellowship. Ba't ka ba nasabi yun? Eh, kung ano man dahilan, bakit siya umalis, di ba? Pero, sa ating magkakapatid at walang alisan, amen? Kung talagang kailangan umalis ngayon, ito, ang daming mga dahilan, ba't umaalis yung tao sa church? Iba, nag-a-abroad, walang problema, kung talagang yun lang. Pero, lagi sinasabi sa inyo, iba, nakakabuti, pero in a way, hindi ko alam nakakabuti yun. Parang nakakabuti yun na ano. Eh, salamat ang economy ngayon. Talagang global na rin eh. Saka, talagang pagpapayaman ang gagawin mo doon. Pag ganun eh. Yun na nakikita ko, again ha. Hindi tayo against yan. Kung talaga yun nakikita mo, di... Hindi na tayo maghihiwalay ng ano eh. Karnal! Pera mo! Hindi naman gaganun din eh. Sa akin, yun nakikita ko. Kasi I believe... Kahit saan ka, pwede kang magpalain ng Diyos. At dapat, amen? At least hindi ka magugutom na ewan, patay sa gutom, wala makain. Posible yun sa panahon natin yun, amen? Ang matay sa busog yun, marami. Kaya, ano ba ako yan? So, tanggapin mo na siya forever. Hindi yung, sige, tatanggapin ko to. Tingnan ko muna how many months kung magustuhan ko to. Pag hindi pa rin, anong dahilan na pwede mong itanggi yung kapatid mo? Kung unbeliever yan, yes, meron tayong ganun eh, di ba? Pero pag kapatid mo yan, sa Panginoon, sa langit, tayo rin, tapos dito. Imagine nyo ba yun? Hindi tama, hindi, karnal po yun. Dahil sa feelings mo, nasaktan ka lang, bira. Nabusted ka lang, eh ganun talaga. Gusto mo. Gusto mo, mahalin ka nung ayaw sa'yo. Ganun. Nakarelate? Ano pa? Nag-aagawan ng kung ano. Hindi yan dahilan. Kaya sana ganun na. Kaya balikan ulit natin yan. Pero dito tayo now, not as a servant. So ganito yan. Kaya nga, naligtas nga eh. So dati, pag pinabalik mo, dati siyang servant mo. Pagbalik nga, servant pa rin. In a way, pero hindi lang. Sabi dito eh. Kasi kapatid mo na nga yun eh. Diba? So ano dapat, paano mo tatutin? Sinabi rin yan sa may nabagahan sa Corinthians, diba? Sa Romans nata, na hindi natin believing servants nga. Ah, believing master. Sino yon? Sa Romans nata yun eh. Timothy. First Timothy, and they that have believing masters, let them not despise this. So, minsan ganun eh, yung kapatid mo na, either boss mo, office mate mo pa. So, dapat mas maganda yung relasyon na nyo, amen? Hindi yung magkapatid kayo, kayo pa yung nagbaba ngayon.
So dito, kaya sinasabi niya, okay, papabalikin ko dyan. Sana magkaroon kayo ng magandang relasyon na din. So this has been forever. Ngayon, tanggapin mo hindi lang sa bilang servant, but above a servant. At least hindi lang siya office mate, di ba? Ano? Ba, a brother beloved, kapatid. Mahal mo yung kapatid mo. Amen? Dapat ha. Especially to me. Ano sabihin na? Kasi nga parang sinasabi niya, uy, ako nag-endoso dyan. Tandaan mo yun. Kahit sa mga, ito, inaandun na kay Rex. Sana tanggapin. Pero kahit saan, ganun yan. Pag ako nagpasok sa'yo dun ba, huwag mo ipapahiya. Ha? Yan ba yung member nyo? Yan. Ganun din si Pastor Lai, ganun eh. Kahit dati, bata pa ako, nakikinig ko na kasi si Pastor ganun din. Tinutulungan niya iba dun. Yung mga napasok sa magandang kumpanya dun eh. So, pero pagkapatid mo yan, ayun, dapat much more than a servant. Sabi niya, but much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Kasi nga, kapatid niya na, at empleyado niya pa, so dapat, mahalin niya, okay? Mamaya, balikan natin ulit yan, pero, tapusin natin. Ito na yung sasabi ko sa inyo ngayon, negosasyon, tsaka partnership. Ganito yan. Pwedeng tumanggi si, ano, si Pili mo kasi wala naman siyang pakialam sa aking business eh. Magkapatid kami sa Panginoon pero jurisdiction ko to eh. Ibig sabihin ako, ba, ano, ako walang magdidikta sa akin. Lagi ko sinasabi sa'yo, ako wala akong karapatan magdikta. Nagdidikta ba ako sa inyo? Ibang bagay lang. Huwag talagang matindi ha. Bakuna. Diniktahan ko ba kayo magpabakuna? Winaningan ko lang kayo. Amen? Ano pa? Lahat eh, basically lahat. Mag-soul winning kayo, utusan ko ba kayo? Umaten kayo? Hindi. So, ginagawa ko lang, pinasabi ko yung tama, bakit tama yan, mas makakabuti. And then, ngayon, ganoon din si Paul ngayon, hindi niya pwedeng pakialaman si Philemon at utusan. Pero siya sabi niya, ang turingan nila is partner. Alam niyo ba yung partner? Ngayon ha, yung mga bakla, partner ha, ganun ha, hindi ganun. Ang partner talaga, mga tunay na lalaki, business, business lang. Partner, ba't kailangan mo ng ka-partner? Kasi hindi mo kayang gawin lahat. Or minsan may magaling sa isang bagay, ikaw magaling sa bagay. Pag nagtulong kayo, magkatawag nila dyan is synergize. Ha? Kahit parang yung teamwork, ganun. Sabihin, mas marami kayong magagawa. Amen? Amen. Ano rin, si DM ay magaling mag mason, mare. Si Christian, hindi marunong pero malakas. Kaya niya maghalo ng semento ng mabilis. Pag siya lang, hindi maganda yung magawa, mabagal. Pag siya lang, mabagal. Di, pero pag nagtulong sila, ito, tagahalo lang, walang ginawa, hindi maghalo. Ito, talagang gano'n lang ng gano'n. Meron na halo na agad. Di ba? Anong mangyari? Sa halip na, for example, kung si Christian lang, makaka-isang wall siya sa isang araw. Kunwari lang ha. Matt. Lalabas niya sa mga exam niyo. Kunwari si Christian, isang wall, isang araw. Si DM, dalawang wall, isang araw. Pag nagtulong sila, ilang wall ang magawa nila sa isang araw? Hindi ko alam. Hindi ako mag-mat. Pero mas marami. Pero hindi lang dapat sum. Pag sinabi synergize nga, salip na ako na, ay sabihin mo, ano sagot? 2.5. Ba't naging 2? Tatlo. Tatlo kung addition lang. Kung addition lang. Pag pero nag-synergize yan, hindi lang baka maka-anim, 7. Pwede mo yun. Kasi yung isa-isa lang, tapos yung isa dalawa, dapat tatlo lang. Pero, kasi may expert siya dun eh. Yung isa, maganda pa yung trabaho. Nakuha nyo ba yung nasabi ko? Ganyan po tayo ngayon dito. Okay? Kaya, ang sabi ni Paul, ganito, eh, soul winner na sila pareho. Okay? Soul winner na sila pareho. Nakaka-soul winner naman tayo, kaso, pag tinulungan natin ito sa Enoisimus, tapos naging maganda pa yung relasyon nyo, tapos lalo pa kayong makikita kasi ng tao yan, maganda yung samahan nyo. Kaya dito, lagi ko sinasabi siya, ayusin natin yung samahan natin. Amen? Pag nakita niya, kunwari lang, si Joshua. Ito na lang, nagpapakanta, tsaka nagpa-piano.
Di ba? So magandang kantahan sana. Ito hindi magkasundo. Sabihin ng bisita, tsaka yung mga ano ba ito. Doon na nga lang ako kayo, no? Sa Pentecostal, di ba? Simpleng bagay, kung nagkaisa lang kayo, inaayos niyo yung tabaho niyo, ay, ang ganda naman dito, sabay na sabay, parang, ang ganda ng awitan. Amen? Amen. O, hindi pa yan, kantahan pa lang. Eh, paano kung talaga may literal na may nag-aaway dito? Eh, ba't pa ako pupunta dyan? Ano tinuturo, ano tutunan niyo dyan, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kahit si Paul, pwede na mag-iwalay sila. Pag nag-partner sila, may mas magandang mangyayari sa church. At again, applicable yan sa lahat ng organization, pero lalo sa church. Amen? Kasi pag tayo napahiya, ano, hindi lang tayo parang kumpanya na nalugi. Kasi pag kumpanya lang, nalugi lang. O di, lipat ka dito, dito, lipat dito. Another business tayo. Pangalan ng Panginoon dinadala natin, eh. Alam nyo ba yon? At pag may nagkasira, sira-sira dyan, yung iba dyan, matitisod. Maaring salib na maligtas silang madali, ano? Nahihirapan, matitisod. Eh, ganyan pala kayo, eh. Ano yung loss natin doon? Kaluluwa. Na-imagine yun. Kaya napakibunta natin mag-partner tayo ngayon. Maghanap tayo din ng mga yan. Kaya sa US, sana maging partner natin sila. Amen? Hindi sila mapahiya dito. Amen. Eh kung heavenly reward ang gusto nila. Amen? So, ganyan po yan. Kaya sabi dyan, receive him as myself. Nakita niyo yung ginagawa ni Paul. So, kung medyo maasal ka pa sa mukha ni Onesimus, isipin mo na lang, pag tinanggap mo si Onesimus, parang si Paul yan. Nakita nyo yan? Parang yung, anong badong illustration natin. Kaya ako na, nagsuntokan itong dalawa. Sabi ko, na kayo mag-away. Inaasal ako basta sa mukha ni DM eh. Imagine mo na lang, pag tinanggap mo siya, ako yung tinatanggap mo. Pwede ba yun? Eh dahil si Christian, ano rin, may mahal na mahal na si pastor, di ba? Pahiya naman si pastor pag hindi ko, ano, no, di ba? Sabihin niya, parang ako na lang. Naitindihan niya yun? Ayan, again, ang dami na tinutunan dito, negotiation. Amen? Gawin niyo yan. Pag ikaw yung tao may impluensya na, ganyan po yan, ha? Pansin ko sa mga, ano eh. Mga boss na yung mga galing din. Minsan kahit nagkakaganyanan, ha? Dahil siya, mayroong ano dito, maganda yung relasyon. Ganun nga, maganda yung relasyon ko sa kanya, maganda yung relasyon ko sa kanya. Pero sila, hindi. Ang gagawin ko, sige po. Yun, tapos. Kaya hindi mo magagawa ngayon yan kung hindi mo ayusin yung iyong testimony tsaka yung iyong relasyon sa mga tao. Amen? So again, ito plastika na relasyon lang, ha? Obviously, ano to, talagang ayusin mo yung sarili mo para nangyayari po yan. May mga taong isang sabi lang minsan, opo, ba't ka malumapit dito? Dahil tinex mo na lang ako. May mga ganun. Amen? Nakikinig ba kayo? Kanina pa yung ano bang tinapahiram mo dyan? Okay. Eh, basta babae naman ako eh. Lalo na. May mga nagagawa yung mga babae na depende nga kung wise ka. Ito na. If he had wronged thee, nakita niyo yun, binabalik niya, yes, naintindihan ko, minali ka dyan, ginawa kanya ng mali. Or owe it the ought. Ano yung ought? Ano yung ought? Ha? Isa yun sa mga meaning. Dito, ano meaning ng ought? Pag sinabi owe, may utang sa'yo, ano yung ought? Ha? Konti lang. Kung ano, konti lang yun eh. May utang sa'yo? May utang sa'yo maliit, ginagawa ni Paul. Sabi natin malaki ha, pero ginagawa ni Paul nga, ang ginasasabi niya, pinipersuade niya, kahit malaki yan, maliit lang yan. Kumpara sa dapat niyong na-accomplish pag kayo ay magkasama. Amen? At marami pang mawawala sa inyo pag kayo ay hindi, yan, hindi maganda testimony niyo. Maliit na bagay, di kayo magkaayos. Amen? Ang liit na bagay lang yan. Ano nga rin, itong dalawa, ano tayo, 5,000, laki nung pasto, makakabili na ako ng ano. Magkano yung cellphone ni, ano, 2,500. Dalawang cellphone na pastor yun. Cellphone lang yan eh. Kung mag-ayos kayo, ang importante yung mga kaluluwa. Pag nagkasira kayo, tapos makita kayo nung isa, medyo mahina, pagbago, ang laki nawawala sa atin. Amen? So kaya sabi nyo dyan, sige, 5,000.
Isipin mo na lang ako yung nangutang sa'yo, di ka binayaran. Actually, utang ko pala sa'yo yun. So, may utang siya sa'yo, 5,000. Wala na yun, huwag mo nang isipin yun. Ako na may utang sa'yo. Nakita niya ginawa ni Paul. So, isabihin, talagang ang galing ni Paul dito kasi alam niya yung relasyon ng tao, napaka-importante lalo magkakapatid. Amen? So, nalang natututo tayo, Paul, ha? Again, dito, OA. Talagang alam niya na may importante yan. Kaya sabi niya, ay, Paul, sinabi niya pa, alam niya nga, eh. Sinabi ko na yan, oh, sinulat, ako mismo nagsulat nito, babayaran ko yan. Magkano ba yan? 5,000, babayaran ko yan. Huwag mo nang singilin kasi wala nga, eh. Albeit, I do not say to thee how thou owest unto me, even thine own selves. Bisa ulit, isa-isay natin, ha? Ano yung albeit? Hindi masyadong ginagamit na ngayon yan, eh. Albeit. Parang, yun lang, ganun man, tama ba? Sinaka lang. Ganun pa man, ayun, ang bagal. Even though, okay? Yan ang lumang another term sa even though, although, albeit, ganun pa man, I do not say to thee how thou owest unto me even thine own selves beside. Sabi, hindi kasi sabing ako na lang singilin mo, pero actually, di ba may utang ka sa akin? Hindi kasi sabing gano'n. Tinindihan nyo ba yun? Kasi kaya malaking respeto ni Philemon kay Paul, malamang, di ba? So, hindi yon. Kasi nga, iniisip niya yung pinoconsider niya sa tao. Kaya sabi niya, yay brother, let me have joy of thee in the Lord. So again, ha? Alam niya na, pag tinanggap mo to, na ayaw mong tanggapin, pero gusto ko, tanggapin mo siya. Ito ang mangyayari. Pag tinanggap mo siya, masaya ako. Ang galing, di ba? Mapapasaya mo ako, tanggapin mo lang to. At sa Panginoon pa, and refresh my bowels. In the Lord, naalala niyo, refresh. Sabihin, wow. Ang laking kaginhawahan sa akin kasi problema ko rin to. Kasi lagi ko naiisip kayo, mabuting Kristiyano, tapos hindi magkasundo. Ang sakit sa ulo, siguro si Paul, ganyan ang ganyan eh. Ba't ka dun? Eh, di ba yun? Oo, nangyayari talaga. May nangyayari sa kanila in the past. Ang sarap nito pag nagkabate. Amen? Kaya yun. Having confidence in thy obedience. Ang galing na din po, pwedeng ano to eh. Template sa ano eh. No? Mag-reconcile talaga, amen? So ngayon, sinasabi ko, sigurado ako, papatawarin mo na to eh. Alam ko talaga eh. Pinapram. Kaya nga, sinulatan kita, knowing that thou wilt also do more than I say. So alam ko, papatawarin, hindi lang yun. May gagawin ka pang iba, di ba? Eh, kasi nakakahiya, parang gano'n na rin, pero ang galing ni Paul kasi nga alam niya ang importante niya. Anyway, but withal, prepare me also, ito na yung medyo labas na sa ating main topic, pero tapusin lang natin. But withal, ano yung withal? With it. Withal. Prepare me also a lodging, okay. Baka pupunta ako dyan, handa mo ni aking hotel, okay? For I trust that through your prayers, I shall be given unto you. So, sigurado daw siya. Hindi siya sigurado, pero titiwala siya. Again, ha? Nakakulong siya. So, pero alam niya agad, makakalaya siya kasi wala siyang ginawa masama. At alam niya rin ang ginagawa niya importante. So, papalayata. Maraming beses nangyari kay Paul yung kulong, balik, kulong. Peter din. Kaya dahil may faith siya, handa mo rin ano ko, mapunta ako dyan. There salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ. So again, ha, parang mga nakadang lesson natin, pinapangalanan yung mga kapatid. Marcus, Aristarchus, Dimas, Lucas. Nakita niyo si Dimas, di ba? So kasama siya. Ito, ang restore na to kasi matanda na si Paul eh. Salamat, na-restore din. Si Luke, syempre. My fellow laborers. So ganyan po ang tingin natin sa bawat isa. Amen? Hindi tayo basta partners lang at magkasama lang sa fellowship, sa kainan. Hindi, sa trabaho sana, magkakasama rin tayo, amen?
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. So, yung usual na salutation. Salamat dyan. Pero, balik tayo. Ano yung pinaka-ano natin? Sa 15, no? Kaya nyo bang gawin yun? Pag na-offend kayo, dalawa tayo, ah. Kay Pilimon muna. Pag na-offend kayo, kaya nyo bang gawin yun? Yun ang utos. Restorya, patawarin, at do even more, no? Para maging mas maayos, hindi na maulit, ano naman yan. So, pag sa magpapatawad, sabi nga nila, forgive and forget. Diba? Paano yung pastor, eh? Di... Untog ko yung ulo ko para makalimot. Kaya hindi madali yan, eh. So, ito rin, ay iba naman na so sobrahan na dapat di mo na kayo na yun na pag ikaw yung nagkasala, huwag kang malakas ang loob, ha? Ba't di mo pa nakalimutan yun? Huwag kang gumawa yung gawin mo ngayon, yung talagang makakalimutan niya yun. Amen? Pero again, ha, may effort din doon sa na-offend, kalimutan mo na. And then, yun ang hamon sa atin sa case ni Philemon na maayos siyang Kristiyano last week. Pero minsan, isa sa mga mahirap na kahit ang mga mature ng mananampalataya, isa mahirap gawin talaga is patawad. Amen? So yun ang hamon sa atin. At di po yan bago sa atin, okay? Alam niyo yung mga kahit yung servant, di ba? Naalala niyo yun? Eh tayo din, umihingi rin tayong tawad sa Diyos araw-araw, nagkakasala. Yung sabi niya sa atin, patawarin yung iba. Tapos hindi tayo magkapatawad. Tayo mismo kailangan natin ng tawad. Patawad, amen. So, yun. So, ngayon, yung next yung kay Onesimus muna, anong gagawin mo pag ikaw ay, ikaw yung nire-restore? Anong gagawin mo? Wala masyado sinabi dito eh, pero obviously, ganun pala yun, nakakahiya sa dalawang to, di ba? Dapat ganun isipin mo. Sila yung nagkakaroon ng conflict, nagpapakiusapan pa sila dahil sa ginawa kong mali. So, sana, next time, ma-realize mo rin yun. Amen? Magbukan ang gumawa ng kalokohan. At later, sana tutulong ka rin sa iba. Makikita mo yun. Kaya nga po yung mga talagang mga buting tao, kahit nga hindi Kristiyano, minsan alam nila yun eh. Tumutulong sila kasi minsan nagkukwento pa sa... Nagkukwento yan. Kaya kita tanulungan kasi may tumulong din sa akin. Ganyan yan eh. Kaya sa church, diyon ko rin naman yung mga ganyang kwento eh. Kinakwento talaga nila yan kung paano sila... Hindi pinabayaan ng Diyos. Sa church nyo lang makukuha yan. Minsan kahit sa labas meron, pero dito lalo. Amen? Amen. Okay, Paul naman. So, maging matalino. Importante na ma-restore yung mga tao. Gawin mo yung gawitam ng wisdom. Alam mo na talaga may, ano eh, may barrier eh. Sirain mo yung barrier. Gawitam mo ng talino. Paalam mo sa kanilang gano'ng ka-importante bilang mga Kristiyano magmahalan. Amen? Yun yun. Gamitan nyo ng talino. Discarte. At alam nyo na ang nangyari dito. Hindi na sinabi kung ano, pero pwede natin ipagpalagay na happy ending. Dating mag-aaway, nagkabate, pinagpala ng Diyos. At kaya pala ganun yung ano na lang, mga churches dati. Amen? Talagang mabunga. Kasi even yung mga gantong bagay ay kanilang ina-address. Okay, hindi yan ko, I'm telling you kahit sa... Kahit saan, basically, sa pamilya, ano, pag nagkagalit, wala na. Hindi, restore nyo yan. Sa mga anak nyo, di ba? Ganun din sa business. Ang hirap nung magkakaaway yung mga magka-partners. Okay, so this time ay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, na isang napakaiksing libro, Panginoon. Letter kay Philemon. I pray na natutunan namin. Nakilala namin sa Philemon na isang magandang patutuo. Kanyang buhay, Panginoon. Last week, but kayo, Panginoon, nakita namin na kaya siya napakusapan ni Paul, Panginoon. Minsan, kahit mga Kristiyano kami, alam namin, Panginoon, yung mga time na mahirap magpatawad, ma-restore. Mas madali na lang na humiwalay, magtampuan, ano man yan. I pray na consider namin yung much more important na consideration namin, Panginoon, bagay mga kaluluwa, Panginoon, hindi matisod sa amin, matulungan namin, maakay namin sa pamagitan, Panginoon, ng mahalan sa bawat isa, Panginoon, magtulungan, magdamayan, magkapatiran, at doon
na makikita ng mga bago sa church ngayon na napakaganda pala ng established yung church. Lahat na ng instruction na kailangan na yun, nasa Bible na, gawin namin na aming part para hindi kayo makasira. Bagus Lord, maging magpapala kami sa church dahil ginagampanan namin, Panginoon, dinagampanan. So, mga bago pa lang, kahit kanino, Panginoon, actually, minsan dumarating talaga yung offend, no offend, kasi may ginawang kasalanan. Minsan, both parties, kung ano man yan, nawa ay makita namin sa example ni Paul, ni Simos, lalo si Paul, para siya nakipag-partner na kay Philemon, para naman may sagawa ang isang bagay na, again, di madali, but kailangan po ng bawat isa. Kailangan po, Lord, again, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.